Ako po ulit si Marian Enriquez ng News 5 at nandito po tayo ngayon sa Lucena City sa probinsya po ng Quezon kung saan nga po kasalukuyan pong naggagawa ng kanyang campaign caravan si presidential candidate Bongbong Marcos. At kaninang umaga nga po no, nag-umpisa yung araw ng UNITM kasama ni BBM ang kanyang running mate na si Mayor Sara Duterte sa bayan po ng Chaong. At around the afternoon, siguro mga past 10, nagsagawa naman ng campaign caravan si BBM sa Candelaria habang si Mayor Inday Sara Duterte naman bumisita sa Sariaya. At ngayon, nandito tayo sa Lucena City ang kasalukuyan ng campaign caravan ni BBM. Patungo tayo sa Quezon Convention Center kung saan nga po gaganapin mamaya yung kanilang grand rally ng UNITM. Kanina kasama rin nga po ng mga BBM ng Saga, yung kanilang mga senatorial guests na sina Harry Roque, Senator Winthrop Charlian, si Larry Gadono, Dante Marcoleta, si Chinggoy Estrada, at si Herbert Bautista. Actually, nakausap din natin kanina si Governor Danilo Suarez at sinabi niya na yung grand rally mamaya ng UNITM ay inaasahan nila nasa around 20,000 supporters daw yung dadalo. So, kung maalala po ninyo na noong 2016 election, natalo po si Bongbong Marcos dito sa probinsya ng Quezon. Panalo po ng sikat si Vice President Lenny Robredo, tinambakan po niya si BBM by over 211,000 votes. Bale, si BBM po noong 2016 elections, nakakuha ng around 173,000 mahigit na mga boto, habang si VP Lenny naman ay nakakuha ng mahigit 285,000 votes. So, sinabi rin kanina ni Governor Suarez na tinitiyak niya na this year, sa 2022 elections niya, susigurado nilang panalo si BBM dito sa probinsya ng Quezon by over, sabi niya, siguro lalamang yan by about 300,000 to 400,000 votes. So, yun daw, yun dapat natin abangan. Governor Danilo Suarez mismo po ang nag-welcome o sumulubog sa kanila doon po sa Chaong Convention.